Welcome to a brand new episode. Naalala niyo pa ba ang clip na ito sa nakaraang vlog? Ito na, sa wakas, pagkatapos ng mahabang delay, this vlog is all about that wire. Eh, para saan nga ba yung wire na yan? Ang wire na yan ay para pagganahin ang high beam ng projector fog lamps. Pero bago natin umpisahan, gumawa ako ng simpleng illustration para ipakita kung paano nga ba gumagana ang high beam ng mga bi-LED at bi-xenon projector lamps. Eh, pasensya na sa illustration ko, yan na yung kaya kong gawin. Pero sa tingin ko, makukuha niyo yung ibig kong sabihin. Karamihan ng projector lamps, bi-LED o bi-xenon, ay gumagamit ng single beam bulb, LED man o halogen. Kapag sinwitch on ang projector lamps, ang light beam ay tatama sa mga walls ng projector housing. Yung ilaw na tatama sa itaas na bahagi ng housing ay para sa low beam at yung mga tatama sa ibaba ng housing naman ay para sa high beam. Pero yung sa high beam ay mabablock ng cutoff shield dahil nga nakasara ito. Kung mapapansin, ang mga light beam ay nakafocus sa isang lugar. Dahil sa design ng elliptical shape housing, yung mga beam ay nakareflect o nagkita-kita sila sa focal point na malapit sa may cutoff shield. Kaya hindi kalat ang ilaw. At sa tulong ng lens, ang ilaw ay nakafocus mabuti sa daan at hindi sa kasalubong na sasakyan. Kaya ang buga ng ilaw ay nagkakaroon ng sharp cutoff line na tinatawag. Yan, parang ganyan. Yung sa itaas, galing sa headlight na merong step-up cutoff line. At yung nasa baba naman, ay galing sa fog lamps, diretso lang ang cutoff line, walang step up. Ngayon, para magkaroon ng high beam, kailangan buksan ng cutoff shield. Kaya kailangan lagyan ng supply ng kuryente ang solenoid para ma-activate ito. At syempre, kailangan rin ng switch. Ayan, ganyan. May mga cutoff shield ang bukas nagsaslide pababa. Kaya pagbukas ng cutoff shield, may high beam na. Mas maliwanag na ang daraanan. It was 6 months ago when I started this project. Gusto ko muna masubukan bago ko i-share. Satisfied ako sa resulta kaya ito ready na ako i-share. Pero ingat lang ha, ang maling paggawa ng electrical wiring pwede maging sanhi ng sunog. Marami tayong post na nakikita sa social media na nasusunog na sasakyan. So please, double check your work. Nung una kong ginawa itong wiring harness, ito lang ang mga kinailangan ko. Lahat nga pala ng ginamit kong materials, ilalagay ko yung link sa description. Tapos, bumili din ako ng fog lamps wiring harness kit na nabibili sa auto accessory shops o kaya online. Na-curious ako kasi nga, yung relay wiring principle, isa lang naman yan. Kaya alam ko gagana ito. Itong nabili ko nga pang Nissan dahil sa 4-pin switch na sakto sa vacant slot sa dashboard. Pero nung tinesting ko, pag tinap ko na yung wire sa battery, nakailaw na ang switch light indicator. Hindi pwede, di ba? Kasi madidrain agad ang battery ng sasakyan. Pero para hindi masayang ang harness, pwede ko pa rin magamit ito, papalitan ko lang ng relay at socket. Since this is a work in progress, by the time I completed the harness, these are all the materials that I used. Okay, first part muna. Inuna ko yung loob ng sasakyan para pagganahin ng switch. Yung video, medyo binilisan ko ang speed para hindi nakakainip. Itong wiring circuit, pwede ito sa kahit anong sasakyan. Ang gagawin ko nga lang ay independent circuit. Hindi ko siya isasabay sa high beam ng headlight. Dahil maselan itong Nissan pagdating sa splice at pag-tap ng mga wires. Sa ibang brands, hindi naman ganun kaselan. Dahil kailangan ko pagapangin yung wires sa dashboard galing sa fuse box na nasa kanan
papunta sa switch na nasa kaliwang parte naman ng sasakyan. To tuck the harness properly, tinanggal ko ang head unit. Meron akong video kung paano tanggalin yan. Ayan, sa upper right corner yung link ng video. For added insulation, ginamitan ko ng braided sleeving. Next, para maipasok ko yung wire galing sa relay papunta sa switch, kailangan ko ilusot sa firewall. Ang firewall ng mga sasakyan ay may mga opening at natatakpan ito ng rubber grommet. Gagawin kong reference ang posisyon ng dalawang yan para madali kong mailusot yung wire sa firewall opening. Pasok tayo sa loob. Dahil meron fiber insulation sa interior, kaya kailangan ko ng reference para madali ko malocate ang opening. Yung fiber insulation, may mga pre-cut area yan para hindi na magbutas. After close inspection, yan yung location ng firewall opening. Balik ako sa engine bay. Dalawang butas ang ginawa ko sa rubber grommet para sa negative at positive. Kasi gusto ko nasa isang location lang ang negative o ground wire. Pwede din naman humanap ng spot sa loob kung saan ilalagay ang ground. At para mas madali kong mailusot sa firewall itong wire, ginamitan ko ng zip tie. Dahil nga na-locate ko na kung saan yung firewall opening at pre-cut sa fiber insulation, isusuksok ko pa itaas ang wire. Ayan, ganun lang kadali kapag may zip tie. Habang hinihila ang wire, kailangan siguraduhin na lapat ang kabilang dulo ng wire sa engine bay. Sa loob, ginamitan ko lang ulit ng natirang braided sleeving. Yung kabilang bahagi ng wire na nasa engine bay, ibang insulation ang ginamit ko. Mamaya ipapakita ko. Ito yung wiring diagram ng 4-pin switch. Nahirapan akong hanapin yung tamang diagram kasi yung una kong nakita dito sa YouTube hindi gumana. Kaya pinagtsagaan ko hanapin. Kung mapapansin sa picture, parang dalawa yung red wire. Pero yung isa merong yellow line. Yung wire na yan para sa dashboard light. Kapag switch on ng park light, may ilaw na rin ang switch. At hindi ko na nga tinap yung wire na yan. Kasi ayaw ko mag-splice at para mas madali ko makita kung naka-on ba ang high beam o hindi. Para maiduktong ko yung mga wires na galing sa relay, yung galing sa ground at yung wire na galing sa fuse box, papunta sa switch, ginamitan ko ng red butt connector at binalutan ko pa ng heat shrink. Second step, yung connection sa fog lamps. Ayan yung una kong ginawa, butt connector ang ginamit ko. Aayusin ko kaya ako tinanggal. Kung magtra-traditional wire connection at electrical tape o yung hinang method, pwedeng skip itong part na ito. Pero kung curious, wag na mag-skip. Baka mainganyo din na gawin ito. Bumili ako ng male and female waterproof wire connector. Kailangan din ng terminal depinning tool. Dinamihan ko yung terminal, 100 pieces para mapag-practisan. Waterproof kasi merong silicone wire seal, yung yellow. Ni-recycle ko lang yung nasa connector kaya hindi na ako bumili. Ito yung female connector. Medyo madali lang ma-unlock yung tab sa connector. Kapag nasundot yung wing, madali na hilahin. Isang dahilan kung bakit tumagal itong project na ito. Gustong gusto ko kasi gawin at matutunan itong pinning at depinning ng connector para mas malinis at maganda ang gawa. Pwede pa nga isolder para mas maganda ang crimp, kaya lang masyado na ako matatagalan. Kapag sinipag ako, gagawa ako ng update. Sa repinning, maliit yung terminal kaya mahirap hawakan.
At yung crimping tool na yan, hindi match sa 18 gauge na wire. Kaya bumili ako ng isa pang crimping tool. Mamaya ipapakita ko. Hindi ko na ginawang full pinning and depinning DIY ito kasi madami namang resources dito sa YouTube University. Ito yung interesting sa mga connector. Yung female connector ang pin male. Yung male connector naman ang pin female. Nice! E ano nga ba yung sinusungkit sa connector? Yung wing o tab ang pinakalock ng pin sa connector. Kaya ginagamitan ng terminal depinning tool para ma-unhook. Itong male connector ang pinaka-challenging. Madaming terminal akong nasayang. Kaya ginamitan ko na ng mas matigas na tool na panungkit. Kasi pag tulak, kailangan idiin pababa para ma-unhook yung napakaliit na tab. Eh hindi madali, kaya kailangan pagtsagaan. Sa repinning naman, dahil nga maliit yung tab, kailangan tuwid yung terminal kasi kahit konting bend dahil sa pag-crimp, hindi ito maglalak. Yung male and female connector may number para hindi malito sa pag-pin. 1 sa positive at 2 sa ground. To properly tuck the harness, I removed the battery. In some cars, you might do this as well to make it look cleaner inside the engine bay. Sa nakaraang vlog, pinakita ko kung paano tanggalin ang front bumper ng Nissan Terra. Again, para mas maganda ang pagkakalatag ng harness at para na rin mapakita ng maayos sa video. It is overwhelming, especially the connector, the pinning and pinning process. Ginusto ko to eh. Para mas maging malinis at maayos yung harness. Sa ngayon, ito yung pinaka-challenging na DIY na ginawa ko. Electricals kasi at ang dami kong kinalas. Please share your thoughts about this video in the comment section. Third part, ito yung mga ginamit kong relay. Yung Bosch 5-pin relay ang una kong ginamit at naka-pair siya sa ceramic socket. Kailangan rin ng line fuse na may 40 amps fuse. Tapos may nakita kong relay na may built-in fuse. Mas maganda at mas malinis tignan kasi walang nakabitin na line fuse. Meron pa itong kasamang socket na quick disconnect terminal para makapag-repin. Yan yung bolt na gagamitin ko pang mount ng relay. Kasize din yan yung bolt para sa plate number. Mas maganda bago ilatag ang harness na gawa na itong socket para mas madali. Ang nangyari kasi sa akin, late ko na nalaman na hindi pala pwede yung terminal na nabili ko para sa relay socket. Eh tapos ko nang nailatag yung harness. Kaya pinagsagaan ko na kaysa baklasin ko ulit yung harness. Yung parte kung saan ko imamount yung ground at relay ang sikip at naka-angle. Tapos maikli na yung wire kasi sakto na yung mga haba. Yung wire na galing sa switch, ang ginamit kong insulation dito sa engine bay ay 1/2 inch diameter corrugated insulation tube. Gumawa ako ng visual guide, kaya habang gumagawa ako, meron akong kodigo para masigurado.
Ito yung wire na galing sa battery papunta sa relay. Ginamitan ko ng mas malaking gauge 14 wire. Sinundan ko lang yung wire ng socket. Tapos, half inch diameter corrugated wire insulation tube pa rin ang ginamit ko. Tapos yung kabilang dulo ng wire, ring terminal para maitap ko sa battery. Gamit ko na nga pala dyan yung bagong crimping tool ko. Mas maayos mag-crimp lalo na sa 18 gauge wire. Tapos heat shrink ulit yung sa magkabilang crimp area ng terminal. Ayan na, nabuo ko na yung socket. Ang sarap ng pakiramdam. First time kasi sa level up na wiring. Ayos! Sa dalawang ground wire na galing sa switch at sa fog lamps, para mapag-isa ko yung wire, ginamitan ko ng bullet terminal. Ganyan itsura niyan. Tapos yung dulo, ginamitan ko ng ring terminal para mas madali ma-mount. Yung ground wire ng relay at yung wire na may bullet terminal, nilagyan ko ng insulation para safe sa splash ng tubig. Part 4, balik ako sa fuse tap. Micro-size ang fuse ng aking sasakyan. Ganito ang tamang paglagay ng fuse sa piggyback o fuse tap. Yung fuse na kukunin sa fuse box kung saan magtatap ang nasa bottom part o yung mas malapit sa fuse box. Yung nasa itaas niya, yung fuse para sa bagong circuit. Kaya siya nakatapat sa wire na idudugtong sa bagong harness. Pero saan nga ba pwede magtap? Ayon sa fuse box diagram ng aking sasakyan, pwede ako magtap sa room lamp electric part, sa radio, o kaya sa front power socket, o kaya sa vacant slot. Kailangan magtap ako sa fuse na hindi critical sa operation ng sasakyan. Kasi kung pumutok ang fuse ng new circuit at madamay ang factory fuse ng accessories, pwedeng makompromise ang safety ng aking sasakyan. Kahit nga DRL fuse, ayaw ko mag-tap. May dalawang column ang interior fuse box. Ito ang location ng hot side or the load side o yung side kung saan ang 12 volts na kuryente. Dadaan sa fuse yung kuryente para pumunta sa cold side or the draw side na papunta sa circuit. Kaya meron tamang posisyon ang fuse tap. Kailangan tapat yung pang hot side at yung pang cold side. At kailangan mas mababa yung amperage na kailangan ng bagong circuit kesa sa amperage kung saan ako magtatap. Tulad nito, yung red fuse na 15 amps na galing sa fuse box na para sa room lamp kung saan ako magtatap o yung tinatawag na factory fuse. Kailangan mas mababa sa 15 amps ang itatap ko. Kasi kung ang kailangan ng new circuit ay 20 amps fuse, mas mataas na yun sa 15 amps fuse. Mas stress yung 15 amps fuse o kaya madamage yung wire. Delikado. Sa high beam circuit na ilalagay ko, 10 amps o kahit na 7.5 amps ang ilagay ko pwede. Kasi yung kuryente ng harness dumaan na sa relay. Kaya mababa na ang lakas ng kuryente na dadaloy sa high beam harness. Wala lang akong 7.5 amps fuse, kaya 10 amps ang nilagay ko. Kaya safe na ako mag-tap ng wire sa slot na yan. Kanina nung ginamitan ko ng test light, yung mga spare o vacant na slot sa fuse box may kuryente. Ang maganda pa dun, sabay sa accessory key. Kapag off yung susi, walang power. Safe sa battery draw kung sakali makalimutan ko patayin yung switch ng high beam. Kapag nakahanap ng ganito sa sasakyan, bonus. Ganito ko nilagay ang piggyback para naka-align yung mga hot sides at cold sides. Dahil sa vacant slot ako magtatap, wala din dapat akong ilagay na fuse sa bottom slot ng fuse tap. Parang test paper lang yan. Kapag hindi sigurado, leave it lang. Ibig ko sabihin,
Hindi ko alam kung para saan yung circuit na yan. Buhay yung slot, may kuryente, wala lang fuse. Yung power source lang naman ang habol ko. Kung sakaling baligtad ang pagkakalagay ng fuse tap sa fuse box, may continuity pa rin ng kuryente ang circuit, na parang normal yung gawa sa harness. Yun nga lang, magsizigzag ang kuryente sa fuse tap at may tendency na mabypass ang fuse. Ang mangyayari, mako-compromise ang parehong circuit. Kung pumutok ang parehong fuse, okay lang eh. Pero paano kung binypass yung fuse at maprito yung mga accessories na nakakabit sa slot na yun kapag may biglang malakas na kuryente pumasok? Yun ang hindi ko gusto mangyari. Tatanggalin ko muna, meron pa kasi akong gagawin. Ngayon, bago ko i-connect ang bagong circuit na ilalagay ko, kinuha ko muna ang parasitic draw ng aking sasakyan. Kasi para malaman ko kung ilan ang voltage draw ng whole electrical system nito na stuck pa. Ang reading 0.21 amps o 21 milliamps. Basta below 0.70 amps, good or normal. Sa mga susunod na episodes, meron akong video tungkol dyan. I-connect ko na yung harness. Naghanap lang ako ng nut para makonect ko yung power wire ng relay sa battery. Kabit ko ulit yung fuse tap. Switch on. Ayun, may kuryente sa left and right connector. Connect ko na yung harness sa fog lamps. Test ulit. Pagka-mount ng bumper, test ulit. To be sure na everything is working, perfect. Nice. Bago ko tuluyang isara lahat, para sa akin ito yung test na mahalaga kung maayos ba yung circuit na dinagdag ko sa aking sasakyan. Pareho nung parasitic draw test na ginawa ko kanina. Pero ngayon, nakakabit na yung bagong circuit. Fuse tap, check. All doors closed, check. Kung may sensor sa hood, kailangan ibaba yung lock para mag-off ang hood switch. Itong sa akin walang switch, kaya go. Susi, wala na sa ignition, hawak ko, game. Ayos, ganun pa din, 0.21 amps, ibig sabihin walang draw yung bagong wiring na ginawa ko. Paano kung may draw? Ito yung nangyari nung una kong kinunek sa system yung harness. Ang taas nung draw, 70 milliamps, halos 50 milliamps yung nadagdag na draw. Kaya tinanggal ko yung connection sa battery. May draw pa rin. Tapos pinuntahan ko yung fuse tap na nakakonect sa left column. Tinanggal ko. Ayun, nag-drop na yung amperahe at bumalik na sa 0.21 amps. 0.20 amps na nga lang eh. Kaya kinonect ko na lang sa extra slot. Sinek ko ulit ang amperahe. Ayun, okay na. Ito i-run through ko. Ano itsura ng high beam? Ayan, huwag nyo napansinin yung alignment ng fog light bulb. Abangan nyo yung kwento ko dyan. So ayan, ang lakas ng high beam. Fog lamps at headlight. Headlight high beam. Fog lamps high beam. Mas malakas pa sa high beam ng headlight.
Kaya, see you again next time. Thank you for watching. Stay safe, everyone.